We're viewing sa car actually. Family feud kami sa car. Ako nag-extra rice. You're going down! Family! You're going down! Pilipinas, it's time for Family Feud! Let's meet our two teams! OG Guapings! Eric Fructoso and the Fructoso Family! AP's matinee idol, Chris Villanueva, and the Villanueva family! Please welcome Family Feud's main man, ang ating kapuso, Ding Dong Dantes! Woo! Good afternoon! Magandang hapon po! Welcome to Family Feud, ang pinakamasayang family game show sa buong mundo! Aha! Back to the glory days tayo ngayon kasi nandito ang mga male matinee idols nyo. Kasama po ang mga anak nila. Ito na, unahin na po natin. Ito, from the Guapings. Oh, diba? Idol naman, ako po, 90s kid. Idol na idol ko po mga guests ngayon. Ito, unahin po natin si Eric Fructuoso and his family. Kuya Eric! Hello. Welcome. Thank you. Welcome to Family Feud. Thank you, Kidong. Good evening, everyone. Eto na, Eric, pakilala po muna natin ang buong Fructuoso family, please. Oo, ito ang napakaganda kong anak, nag-iisang daughter ko, si Una. Hello, Una. Hello, mga kapuso. Napaka-pogi kong panganay, si Tres. What's up, Tres? Hello po. At ang aking daughter-in-law, si Carlene. Hello, Carlene. Hello, Carlene. Hello, ito po, buong buo ang Fructuoso family. Pero Kuya Eric, ngayon, isa ka ng lolo, grandfather. Yes. Wow. Lolo na. Hanep, hanep. And of course, yun yung anak ni Tres, right? Yes. Akalain mo, 38 pa lang ako, tapos... Yan! Di ba? Kaya nga Kuya Dong eh. What a blessing. Yes, yes. Pero Kuya Eric, kamusta ang pagiging isang pandemic lolo nung lumabas? Eh, gaano ka ka-excited nung lumabas? Masaya. Actually, yes. Masaya. Pero at least alam ko ako yung pinaka-hot na lolo ngayon. Yan o! At hindi lang yun, pinakamagaling sumagot sa Family Feud na lolo siguro. Tama, correct. Yeah. Pero bago yan, good luck muna. Fructuoso family. Alright, eto po. Tapos na po tumili yung mga naging teenager noong 90s. Eto naman ang makakalaban nila. Matinee Idol of the 80s hanggang 90s. Of course, let's welcome Chris Villanueva with his family. Kuya Chris, welcome to Family Feud. Thank you for having us. Hi, the pleasure is ours, Kuya Chris. Sino-sino ba makakasama mo ngayon? Ito si Marley, ang aming foodie ng pamilya. Hey, Marley. Ito naman si Wind, ang aming Johnny Bravo. What's up, Wind? That's Zara, ang aming beauty queen. Hi, Zara. Hello po. Ayan po, ang Villanueva family. Sa mga nanonood po, sa mga hindi nakakalap, si Kuya Chris ay isa ring painter, visual artist. Paano po kayo napasok sa visual arts? Actually, sa family namin, it really runs eh. Mayroon akong tito na pintor talaga, pati yung mga anak niya pintor din. Pero sa pamilya namin, ako lang yung nagkahilig. And then, nung ginagawa ko yung Bayaning Third World na movie, yung isa sa mga staff doon, taga UP, hinikayat niya ako pumasok sa UP noon. So pumasok ako sandali at yun. Doon na, next start. Wow. May upcoming exhibit yes, ba? Yes, I do have a upcoming exhibit June 5. Sa Manila Clock Tower. Ginawa na kasing museum yung Manila Clock Tower. So, doon mo makikita ngayon yung maraming work sa mga artist. Doon kami mag-exhibit sa June 5. Pero bago yan, looking forward muna na makuha nyo yung top answers. Alright, guys, good luck. Ito na, bago... Uy, mali lang. Ito na po yung sinyalis natin, ha? Hold on. Bago po tayo magsaya dito sa studio at mamigay ng papremyo, mamimigay po muna tayo ng papremyo sa ating loyal viewers dito sa Guest to Win promo. Alright? So, sa mga nanonood tonight, isa po sa inyo ang mananalo ng 30,000 pesos. Bukod dyan, may apat pang mananalo ng 20,000 pesos each plus a GMA Now dongle. Alright? So, eto po ang tanong. Kikiligin ka kapag ginawa ito sa iyo ng idol mong artista. A. Yakapin. B. Kagatin. Yan lang po. So, ipadala lang yung sagot sa Guest to Win promo website. And for more details, visit our official Facebook page, alright? Ito na po, balik na tayo sa game! Dalawang pamilyang nandito, ipaglalaban ang maximum prize na 200,000 pesos. So let's go! Team Captains, Eric, Chris, let's play Family Feud. Go, go.
Here we go. Question number one. Good luck. Nag-survey kami ng 100 Pinoy and the top 6 answers are on the board. Kapag kasama mo ang parents mo, mahihiya kang bumili ng ano? Go. Chris. Condom. Condom. Survey. Yo. Pass or play? Play. All right. Let's do it. Driver family is gonna play round 1. Here we go. Kapag kasama mo ang parents mo, mahihiya kang bumili ng ano, Marley? Laruan. Laruan. Baka kasi, baka masyadong mahal yung laruan, di ba? Grabe naman. Tanda ko okay, na eh. Matanda na kasi siya. Ah, hindi. Tsaka, tanda ko na to, at saka sa age. Ah, sa age, oh, di ba? Laruan. Survey. Anong laruan? Anyway, kapag kasama mo ang parents mo, mahihiya kang bumili ng ano? Wind. Alak. Alak. Wala. Survey says... Zara, ano kaya? Pagkasama mo parents mo, mahihiya kang bumili ng? Sigarilyo. Sigarilyo. Survey. Meron. Back to you, Kuya Chris. Kapag kasama mo ang parents mo, mahihiya kang bumili ng ano? Ng mga magazine na may sexy-sexy. Siyempre, mga 80s, 90s. Ito yung talaga uso. Di ba? Sexy magazines. Wala. Stand by to steal, ha? Fructuoso family. Marley, back to you. Kapag kasama mo parents mo, mahihiya kang bumili ng ano? Nang... Oh, sayang! Ito na, makakapag-steal sila. Fructuoso family. Charlene, ano kaya? Pregnancy test. Pregnancy test. Tres. Brief. Brief! Una. Pregnancy test din. Okay. Eric, may pregnancy test, may brief. Ano kaya sagot? Pwede mo silang sundin, baka may sarili ka. Pagkasama mong parents mo, mahihiya kang bumili ng ano? Pregnancy test. Pregnancy test na lang. Alright, doon tayo. Nandiyan kaya ang pregnancy test? Mag-positive kaya sa board ito? Nandiyan kaya yan? Survey says... Whoa! Nice one, nice one. Pasok! Okay. Everybody, number 4, please. Sanitary napkin. Number 2. Underwear. Sagot din. Tama rin. Anyway, nakascore agad ang Fructuoso family. May 50 na po sila. Pero siyempre, sabi ng Villanueva family, sana all may points na. Pero di bale, dahil babawi na lang po sila sa susunod na round. Alright, so dyan lang po kayo. Magpabalik agad ang Family Feud. May po, mga dalawang pamilya ng former matinee idols ang naglalaban-laban. Ang Fructuoso family pa lang po ang nakakascore ng 50 points. Pero handang-handa ng umatak ang kabilang mag-ana. Kaya ito, ito na po ang round nila. Una and Marley, let's go play round 2. Good luck, Una. Good luck, Marley. Nag-survey kami ng 100 babae for this question. The top 5 answers are on the board. Ano ang similarity ng boyfriend mo at ng teddy bear? Go! Una. Sarap yakapin. Yakapin. Masarap yakapin ng teddy bear at ang boyfriend. Ang sabi ng survey ay... Top answer! Una, pass or play? Play! They're gonna play. Marley, balik muna tayo. Let's go for Fructuoso family! Tres! Ano si... Ito, ayon sa 100 babae, ha? Anong similarity ng boyfriend mo at ng teddy bear, Tres? Masarap mahalin. Masarap mahalin. Kung masarap yakapin, baka naman masarap din mahalin. Nansin kaya yan? Survey. Banda. Carlene. Cute. Cute. Nahay. Cute siyempre. Survey says. Alright, kay Eric. Anong similarity ng boyfriend mo at ng teddy bear ayon sa 100 babae? Masarap katabi sa kama. Masarap katabi sa kama. Pantulog. Services. Wala. Stand by. Stand by to steal, guys. Una, back to you. Ano pa kaya? Ano similarity ng boyfriend mo at ng teddy bear? Sarap pisilin. Masarap pisilin. Okay. Services. Wala. Okay. Zara, ano similarity ng boyfriend mo at ng teddy bear? Magaling mang comfort. Madali ma-comfort. Wind. Mabango. 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 Marley. Lagi mong kasama.
laging kasama. Okay, Kuya Chris. Similarity ng boyfriend mo at ng teddy bear ayon sa isang daang babae. You've got 3 seconds. Madaling kasama. Madaling kasama. Alright. Kung mali po sila dito, makukuha nila ang puntos. Tignan natin kung nandyan ba yan. Madaling kasama for 42 points. Survey. Wala! Tignan natin yung mga hindi nakuha. Number 5, please, everybody. Mabalahibo. Number 3. Mataba. Number 2. Malambot. Wala sa sinabi natin. Anyway, with 92 points, ito may tanong po ako sa Proctosa family. Balak niyo ba ubusin lahat ng puntos? Siyempre. Nako, kasi round 2 na, meron pa tayong dalawa pang rounds, di ba? Kaya Villanueva family, sigurado lang naman na kaya-kaya din double points at triple points. Parating pa tayo dyan. Anyway, dyan lang po kayo. Umitindi po ang bakbakan dito sa Family Feud. Magbabalik po kami. Po ang Family Feud. Nako, eh, ito, nangangalahati na tayo at lamang po ang Proctosa family with 92 points. Habang ang Villanueva family naman ay wala pa pong puntos. Pero ito, syempre, habol na po sila. Habol na po sila. Kaya ito na, parang na rin sa ating favorite charity kasi kapag nakuha natin ito, may 20,000 pesos po mapupunta sa kanila. Okay, kaya good luck sa inyo. Ito, bakbakan na ng dalawang anak na lalaki, Wind at Tres. Let's play round 3. Double points round na ito, ibig sabihin times 2 ang value ng bawat tamang sagot. Top 5 answers are on the board. Kung natutulog sina mommy at daddy, gigisingin sila ng bata dahil ito ay blank. Go. Wind. Umiiyak. Umiiyak. Alright, umiiyak. Survey na, saan ba yan? Boom. Kung natutulog sina mommy at daddy, gigisingin sila ng bata dahil ito ay blank. Maingay? Maingay! Maingay si na mami at daddy! Nagsusnore? I'm sure, di ba, sa 1-year-old nyo ngayon, di ba, pag siguro di makatulog, baka sumisipa rin nyo. Huwag kayo maingay. Survey says... Wala rin. Zara, we'll give you this chance. Kung natutulog si na mami at daddy, gigisingin sila ng bata dahil ito ay blank. Nagugutom. Nagugutom! Baka yan yun. Survey says... Top answer. Ito na. Zara, pass or play? Play! Tayo, okay, play. Press, balik muna tayo. Baka ito na yun. Villanueva family, ito na yung panghabol natin. Kung natutulog sila mami at daddy, gigisingin sila ng bata dahil ito ay blank. Nanaginip. Masamang panaginip. Survey. Wala. Marley. Kung natutulog sina mami at daddy, gigisingin sila ng bata dahil ito ay blank. Naiihi. Naiihi! Ayan ba yan? Survey says... Wind. Natutulog sina mami at daddy, gigisingin sila ng bata dahil ito ay blank. Mangungulit. Mangungulit lang. Wala lang. Gusto lang mangulit. Pwede. Baka dahil hindi pa inaantok. Survey says... Wala. Standby, ha? Pwede na kayo mag-usap. Isipin niyo na ang kasagutan dito habang sinasagot ni Zara. Kung natutulog sina mami at daddy, gigisingin sila ng bata dahil ito ay? Dahil may kumakatok or may nagdo-doorbell sa labas. Yan! Hindi niya abot yung pinto. So, kung gisingin si mami at daddy, survey says, wala. Ito na. Another chance to steal. Carlene. Okay? Kahit ano, ano kaya? Gustong maglaro. Tres. Natutulog si na mami daddy, gigisingin sila ng bata dahil ito ay? Naiihi. Nasi-CR. Una. Naiinip. So, gustong maglaro, naiinip. Kuya Eric, ano kaya? Gigisingin sila ng bata dahil ito ay black. Yes, naiinip. Naiinip. Ganun ba sila noon, nung mga bata sila? Ginigising ka? Yes, naiinip. Gusto maglaro. Oo, gusto maglaro. May gawin. Sinong mas inipin kay Una at kay Tres? Ito. Si Una.
Una, tignan natin kung tama to. Survey! Let's go! All right, we'll see. Ano kaya to? Number five. Natatakot. Ah. Oh, baka natatakot. Number four. May masakit. May masakit sa kanya. Number three. At papasok na sa school. Na-late. Na-late si Mami at Daddy. Ang hinding ng tulog. Sa round po na ito, panalo ang Villanueva family. They now have 176 points. Pero ang Fructose family may 92 points pa rin. 92 points pa rin. Eto na, magkakaalaman na. Triple points round na sa pagbabalik ng Family Feud. Puto tayo sa epic battle ng Pamilya Fructoso at ng Villanueva family dito po sa Family Feud. Ang score po, Villanueva family 176, Fructoso 92. Arlene, medyo lumalamang sila. Pero hindi naman masyadong malayo. Pero medyo may kalakihan. Kaya pa ba? Yes, kayang-kaya for Ocean. Of course. Good luck, Carlene. Thank this you. This is your round. Ito na, Carlene and Zara, are you ready? Ready, let's ready go! Na? Come on, let's play the final round. Zara, Carlene, let's go. Good luck. Triple na, o times two, ang value ng bawat tamang sagot, okay? Here we go, top four answers ang hinahanap natin. Kung nanonood ka ng TV o movie sa bahay at may kasama kang bata, ano ang gagawin mo kapag may maselang eksena? Carlene. Papatayin ang TV. Papatayin! Patayin ka agad! Let's turn it off. Survey says... Boom! Zara. Meron pa. Yung ngiti mo, parang, okay. Parang alam na alam ko to. Let's go. Anong gagawin mo pag may maselang eksena, Zara? Tatakpan ko yung mata nila. Tatakpan yung mata. Let's go! Top answer yan. Services! Top answer! Okay, eto na. Zara, pass or play tayo. We are gonna play! You're gonna play, come on! Last two. Number two and number three na lang for the win. Kung nanonood ng TV o movie sa bahay at magkasamang bata, anong gagawin kapag may maselang eksena, kay Chris? Palalabasin muna sila. Palabasin na natin. Ah, edi mga bata, makukulit. Paano kung ayaw lumabas? Muna. Kailangan sila lumabas. Maselan eh. Masela. Survey. Yeah! Wow! One more to go, Marley. Nanonood ka ng TV movie sa bahay tapos may kasama kang bata, anong gagawin mo kapag may maselang eksena? Papalitan ng channel. Yes! Papalitan ang channel. Ano tingin mo? Una, tama kaya yun? Tingnan natin. Sabi nila, papalitan ang channel for the win. Is it there? Survey says... Boom! There you go! Ang ating final score, Villanueva family, 470 points. Fructose family, of course, 92 points. Maraming salamat. Kuya Eric, maraming salamat. Thank you very much. I hope you had fun. Thank Una, Tress, Carlene, maraming salamat. Palakpakan po natin muli ang Fructose family. 50,000 pesos from Family Feud. So, uulitin. Sana makita namin kayo ulit sa Rest Back episodes dito sa Family Feud. Maraming salamat. And of course, congratulations, Villanueva family. Thank you. You have won a total of 100,000 pesos already. Pwede pa nating doblehin yan sa ating fast money. Let's do it! Sino ang dalawang malulupit na mabibili, sumagot, ang ilalaban natin, Kuya Chris? Zara. Ni Zara. And me. And of course, Kuya Chris. Susubukan po ng Villanueva family to win another 100,000 pesos. Kaya dyan lang po kayo. Sobrang exciting nito. Magbabalik agad ang Family Feud. Hindi niya tayo na-remake. Let's do fast money. You got this. Alright? Okay. Let's okay. Go. Eto na. Give me 20 seconds on the clock, please. Sa mga piyesta, may agawang buko. Alright? Sa piyesta, may agawang buko. Kung walang buko, ano kayang pwedeng pag-agawan? Go. Balloon. Inilalagay sa lumang ice cream container. Ulam. Ilang diaper ang nagagamit ni baby sa isang araw? 8. Insektong pwedeng i-describe na maganda. Butterfly.
boxer na kalaban ni Manny Pacquiao? Oh my gosh. Boxer. Pinakahuli, siguro. Oh my God, hindi ko na alam. Okay lang, okay lang. Sorry naman. Let's go, Zanithia. Woo! Galing! Anyway, sa mga piyesta, may agawang buko, di ba? Kung walang buko, ano kayang pwede? Sabi mo, balloon. Balloon? Why not? Balloon, survey says. Two. Yes, one! Isang balloon tayo. Inilalagay sa lumang ice cream container. Nakikita lang sa loob ng rep. Eto. Top answer yan. Yung mga nanonood ngayon, tinatanggal na nila ngayon doon, iniinit na nila para sa hapunan nila. Ang sabi ng survey ay... Yes! Oh, yeah. Ilang diaper nagagamit ni baby sa isang araw? Sabi mo, 8. Ang sabi ng survey ay... Go! Let's go! 6. Okay. Insektong pwedeng i-describe na maganda. Ang sabi mo, butterfly. Napakaganda naman talaga. Survey says... Top answer yan! Oh, let's yeah! Go! Boxer na nakalaban ni Pacquiao. Wala akong sinabi. 1-1-4 to go. Okay. Zara, Not bad at all. Let's welcome back Chris. So Chris, ito. Ano kayong putog nyo? Ilang kaya nakuha ni Zara, more or less? Ang gusto ko sana, mga nasa 160. Nakuha niya 86. 86? Okay, 86. Pwede. Diba? 86. Ibig sabihin, konti na lang, kalahati na lang, 114 pa ang kailangan niya. Kayang-kaya niya. Kaya. At this point, makikita po ng viewers sa bahay ang sagot ni Zara. Give me 25 seconds on the clock. Good luck. Thank you. Sa mga piyesta, may agawang buko. Diba pag piyesta, agawang buko. Ngayon, kung walang buko, anong pwedeng pag-agawan? Go. Volleyball. Inilalagay sa lumang ice cream container. Isda. Ilang diaper ang nagagamit ni baby sa isang araw? 6. Insektong pwedeng i-describe na maganda? Butterfly. Boxer na kalaban ni Manny Pacquiao? Mayweather. Insektong pwedeng i-describe na maganda? Salagubang. We need 140 points. Kaya! Kaya let's do it! Sa piyesta, may agawang buko. Kung walang buko, ano kayang pwedeng pag-agawan? Ang sabi po ninyo ay volleyball. Ang sabi ng survey natin ay... Top! Yeah! Whoa! Top answer ay bola. So, yeah, volleyball. Yeah! Inilalagay sa lumang ice cream container ang sabi nyo isda. Ang sabi ng survey ay... Top answer! Wow! Yes! Dalawang top answer natin. Ulam at isda, nakuha mo rin. Nako, lalo na yung mga nilalagay ng suka na, di ba? Yung pang-daing. Nako, ito na. Anyway, ilang diaper ang nagagamit ni baby sa isang araw? Ang sabi nyo, 6. Ang sabi ng survey natin ay... Tama, sir! Let's go! 6 points. Ang top answer ay 5. 5 po ang top answer natin dito. Hanap, nakakadalawa na po kayong top answers. Insektong pwedeng i-describe na maganda ang sabi niyo sa lagubang. Bakit sa lagubang? Eh, ang dapat talaga nasa isip ko, sa laginto. Luba, sa lagubang. So, pero ito, maganda pa rin naman siya. Oh. Kasi makintam na brown. Yes, okay. Sa lagubang, ang sabi ng survey sa lagubang ay... Boom! Siyempre, butterfly ang top answer. Nakuha mo? Okay. 22 points to go. Ito ang huling tanong. Boxer na nakalaban ni Manny Pacquiao, ang sabi mo, Mayweather. Audience, sa palagay ninyo. Top answer! Let's go! Well, alam naman natin na nakalaban talaga si Mayweather. Ang tanong na lang, ibibigay ba ng 22 points ang sagot natin kay Mayweather? Survey says, for the win! 22! Yeah! Congratulations, Villanueva family! You guys have won a total of 200,000 pesos! 200,000 pesos! Anip! Ang top answer po doon ay si Mayweather din. Ang dami po nila nakuha top answers. At siyempre, meron din pong 20,000 pesos na ibibigay para sa kanilang napiling charitable institution.
Kuya Chris, ano ba yung napili niyo? Or Ciara, ano ba yung napili ninyo? Para po sa Voice of the Free, yan, it's isa po siyang shelter kung saan pinoprotektahan nila yung mga survivors ng human trafficking. At Kuya Ding Dong, meron po kaming pa-surprise din sa kanila dahil tatapatan po ng Consulta MD ng healthcare plans yung donation po. So, doble pa! Very, very good. Voice of the Free or PH. Ito pong winning sila, inaalay sa'yo. Higit pa doon. Dahil meron pang involvement ng ibang grupo dyan. Kaya maraming salamat and congratulations sa inyo. At thank you very much. Thank you. Again, sa Resback Fridays, sana makita rin namin kayo ulit dito. Babawi tayo. Maraming salamat po. Ako po si Ding Dong Dantes, araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feud! Yes, yes, yes.